Good day guys sa inyong lahat. Welcome back to my channel. Ang gagawin po natin ngayon ay ikakabit natin itong auxiliary LED. Ayan. Dito po sa sidecar. Ayan dito. Magkabilaan po yan. So yun guys, nakakabit na. Ayan. Saka dito sa isa. Ayan. Kailangan natin ng relay guys. Ayan. Ang tamang paglalagay po ng LED ay lalagyan po natin ng relay. Ituturo ko po sa inyo kung paano po ang tamang paraan ng pag-wiring nito. Okay. Kailangan din natin ng fuse. Ayan. 15 amperes po. So ito guys, didirektan nyo ito sa positive ng battery. Ayan. So guys, dito natin ilalagay sa positive itong fuse. Ayan, itong fuse guys ha. Okay. So ilalagay ko na po dito. Ayan guys, nakakabit na. Ayan. Tsaka ito dudugtungan natin. Ito po yung papuntang number 30 ng relay. So guys, yung wire sa battery ay dito natin ilalagay. Sa number 30. Ayan. Ayan. Kung nakikita nyo yung number 30 dyan, ito, dito natin ilalagay. Ito yung direct sa battery po. Ayan. Tapos ito po, number 86. Lagyan natin sa negative. At itong 85 ay papuntang 6. Ayan. Tapos yung output nya, dalawa. Ayan. So ito yung output 87 at 87A. Ito po yung output na ang papuntang positive ng LED natin. Ayan. So ito po yung kanyang harness, yung socket. So ang number 30 po dito ay itong kulay dilaw. Okay, ito yung papuntang battery fuse, tapos battery. Okay. So yun guys, dinugtong ko na siya dito sa fuse. Ayan. Gagamit po tayo ng wire na number 16 na ang kanyang size. Ayan. So guys, ito na yung galing ng battery. Ito, itong wire na to. Tapos i-connect natin dito sa number 30 ng relay, itong kulay yellow na wire. Ayan. So yun guys, nakatap na siya. So itong mga kulay ng ating ano, wire ng relay, i-disregard nyo po ito kasi po kuminsan bibili kayo ng socket ng ano, relay, iba-iba rin ang kulay ng ano, ng kanyang wire. Okay. Tapos importante itong number 30, yan, papunta direkta sa battery. Next natin ay itong number 86. Yan, 86 yan guys. Ito ang gawin nating negative. So pwede naman po kayo dito sa 85 gawin yung negative, at dito naman ay positive. Okay. Pero sa akin dito ko na nilalagay sa 86 ang negative, at ito ang aking gagawing 85 ang positive. Dito ko po nilalagay sa 86 ang negative, at ito yung positive. So kahit magkabaliktaran po yan sila, negative positive, positive negative, okay lang, walang problema. Basta wag lamang po silang magkapareho ng polarity. Dahil pag nagkapareho sila ng polarity na itap ninyo, ay walang output. Walang output dito na lalabas po. Ayan. Okay. So ito po, number 86, ilagay sa negative or sa ground. So yan guys, naikabit ko na sa ground. Ito, ground po yan. Ito yung number 86. Ayan. Yung white wire. Ayan. Ito po yun. 86, ground. So nandito po siya, nilagay ko sa ground. Ayan. Okay, sunod tayo. Dito muna tayo. Itong dalawang 87 saka 87A. Ayan. Ito po yun, 87, 87A. Ito po yung output nya. Ito po yung pupuntang positive ng LED. Ayan. So
dito na yon. Yung team tsaka red, lagay natin sa positive ng LED. So yun guys, ito yung positive ng LED. Ayan. Pinag-isa ko na sila ng connection dahil konti na lang ating wire. Okay. So lagyan natin ito ng wire. Lugtong natin papuntang 87 tsaka 87A. Yan guys, nilagyan ko na sila ng wire. Ayan. Ito yung negative nya. Ito, negative. Tsaka ito yung positive. Ayan. Tapos babalutan ko yan ng tape. Ayan, dito yan. Tapos itong dulo guys, lagyan nyo ng tanda. Ayan. Ito yung tanda nya. Ibig sabihin ito yung positive at ito yung negative, walang tanda. Ayan, kasi babalutan natin ng tape yan. Ayan. Upang pagdating doon sa relay ay alam nyo kung ano ang positive at ang negative. Ayan guys, tapos na. At pagagapangin na natin doon papunta sa relay. Ito yung 87 at 87A. Tapos ito yung positive. Ayan o. Yan yung may tanda. Positive ng LED. So, pagdugtungin natin yan, dalawang yan. Ayan. So yan guys. Okay. 87 at 87A. 87A. 87. Ito yung positive guys. Ito yung may tanda. Ito yung positive ng LED. Ayan, nakakabit na. Sunod natin yung negative. Ito yung negative ng LED. Okay, lagay natin sa ground. Dito na natin nalagay. Dito sa ground na to. So yan guys, nakakabit na ang ground ng LED dito. Ayan. Next natin ay ito. Ito, itong number 85. So ito yung number 85 guys ha. Ayan, 85. Ito yung papuntang 6. So yan guys, ito yung galing ng 85. Ayan, dinugtungan ko na siya. Tapos itatap natin dito sa black wire. Ito yung black wire ng switch. Ito yung switch natin. Mayroon siyang tatlong wire. Ito yun guys, yung tatlong wire niya. Itong brown, blue, at saka black. Tatlong wire po yan ha. Itong brown guys, ilalagay nyo sa ground. So ito na yung ground niya. Nilagyan ko siya ng I-terminal. Yan. Dito natin siya ilalagay sa ground. Body ground. Yan. Body ground yan. Okay. Tapos itong black siya natin ikakabit dito. Ito yung wire ng number 85 at ikabit natin ng black. Tsaka itong ground guys ha, sa body ground. Kaya tatlo ang wire nito guys, itong brown, dahil itong switch natin ay umiilaw yan. Itong kabila hindi yan, walang ilaw yan, ito yung sa busina. So ito lang nailaw guys. Next ay itong blue wire. Itong blue wire ay itatap natin sa accessory wire. Ang pinakamalapit na accessory wire guys ay itong ating flash relay. Yan, may accessory wire dito. Itong kulay brown. Yan. Ito guys ha. Ito. Paano natin malalaman? Madali lang po. Kukuha po tayo ng test light. Kapag i-switch natin, ang ignition switch, iilaw ito. Yan. Steady lang pong ilaw nito. Saka lang po ito magkakaroon ng power kapag i-switch po natin ang ignition switch. Kapag dito naman, tinis light natin, ito ay magbi-blink. Okay.
So hindi po ito ang kanyang accessory wire. Ito po ang load. May letter L po yan dito. Kaya L ang tawag dahil load siya. Tapos ito letter B. B as in battery. Ayan, ito. So ibig sabihin ito yung kanyang accessory wire. So yun guys, ayos na, nakatap ng lahat. So testingin na natin. So yun guys, testingin na natin. Switch muna. Yan, oh, may ilaw na. Sige, patay. Switch. Okay guys, so ganun lang kadali ang mag-install ng LED at kung paano siya tamang pag-wire ng LED. So yun guys, check na, may ilaw siya. Ayan. Pag-i-off natin, yun, mamatay din siya. Pag pinatay ito, so, walang ilaw. Pag buksan natin yan, hindi siya iilaw. Yan, kasi nakatap siya sa accessory wire. Okay, pag bubuksan natin ito, saka palang iilaw. Yun. Yan guys. So guys, ganun lang po kadali ang mag-install ng auxiliary LED light sa ating motorcycle or sa sidecar. Okay. At siya nga pala guys, yung gagamitin nating wire ay number 16 po yun. Yun po yung direct sa battery at negative. Tapos yung number 18 na wire, yun po yung papuntang LED light na at saka papunta rin sa dito sa kanyang mga wire sa switch. Number 18 lang po ang gamitin nyo. So guys, hanggang dito na lang po ang aking video tutorial at see you next video. Goodbye.